Bukod sa Jollibee, nakapagtrabaho din ako sa 7-Eleven. Ito yung kadalasang tambayan at paboritong meeting place ng magjowa at sa mga taong makilala lang natin sa Facebook at internet. At dahil bukas ang 7-Eleven ng 24 hours, eh pwede tayong pumunta dito anytime para makabili ng mga kain kahit sa madaling araw. At dahil sa sobrang init na ng panahon, inaaya ko ang anak ko na magpunta sa 7-Eleven na malapit sa amin. Siyempre, para magpalamig. Pwesto kami malapit sa aircon habang umiinom ng malamig na soft drinks at kumakain ng ice cream. O diba, nakalibre kami sa aircon. Hotdog at siopaw ang paborito kong binibili sa 7-Eleven. Lalo na pag ang sahod, medyo alanganin. Minsan, natry ko na rin bumili ng budget meal nila na tig 29 pesos. Pero ba't ang hirap niya buksan? Parang ice pop, jelly ace at mashed potato ng KFC. Tipong mauna mo ng galit mo kasi sagutom mo. One time, habang nagbubuka ko ng Grab, papasok ko sa work sa call center, eh naisipan ko bumili ng mga kain sa 7-Eleven. So habang naghihintay ng Grab, gusto ko sanang maupo. Kaso puro nakatambay at wala naman binibili. Ano tolo neta? Natry ko na rin kumuha ng yelo sa 7-Eleven ng libre. Eh bakit naman kasi bibili ka pa? Pwede ka naman kumuha ng yelo sa soft drink dispenser nila. Mindset ba? Mindset? Huh? Iba din ang saltik ng mga customer na na-encounter ko nung nagtatrabaho pa ako sa 7-Eleven. Unahin natin ang mga bumibili ng drinks at Slurpee. Merong mga customer na akala nila pag bumili sila ng Slurpee at drinks, eh pwede nalang ulit-ulitin ang kuha. Ang gagaling, di ba? Ah, kuya. Pabili nga po ng drinks, yung pineapple. Okay po sir, large na po ba? Ah, hindi. Yung regular lang. At ganito ang mga style nila. Unang kukuha ng drink, sabay hihigupin. Maya-maya magugulat ka nilang kukuha ulit, tapos hihigupin ulit. Ano sir, uhaw na uhaw ba kayo? Ah sir, bawal po yan. Pag kukuha kayo sir, isang kuhanan lang. Ay sorry, kala ko kasi refillable to eh. Sige, aalis na ako. Lolo mo, refillable? Next naman natin ang mga customer na bumibili ng hotdog. May mga customer na kakaiba ang trip. Kakagatan ng hotdog tapos hindi bibilin. Ano yan, pre-taste? At meron din mga customer na katulad nito. Good morning, welcome to Jollibee. Ay, 7-Eleven na pala to. Pre, ano sa'yo? Hotdog na lang, pre. Sige, hotdog na lang sa akin. Tingnan mo tong dalawang to. Kung kailang nasa tapat na ng counter, saka pa magtatanungan ng bibilin. Ano sir, magkakintuwa na lang tayo dito? Kuya, dalawang hotdog nga po. Hala, lago! Pre, sipain mo bilis. Baka makita pa yan. Ako, yari tayo. Mga biset! Ano, tuwan-tuwa pa ka sa kalokohan nyo? Galing nyo ah. Tadya kang umuatog nyo dyan eh. Mga customer na mahilig magpapalit at magpabarya. Alam ko kahit saan merong ganito. Kahit sabihin mo sa kanila na wala talaga yung kabarya-barya, eh pipilitin ka pa rin nilang pabaryahan ang pera nila. Thank you sir, come again. Next po. Lo, parang ang sungit naman ni ma'am. Ah ma'am, 11 pesos lang po. Lo, ang laki naman ng pera ni ma'am. Wala bang masala ka dyan? Ah ma'am, wala po ba kayong smaller bill? Wala. Eh ma'am, 11 pesos lang po yung tubig nyo eh. Wala po kaming kabarya-barya. Wala nga, yan lang. Di ba 7-Eleven kayo? Eh di mag-produce kayo. Eh ma'am, kahit tumambling ako dito or mag-split ako dito, wala talaga akong masusukli dyan. 11 pesos lang yung tubig nyo, tapos iaabot nyo 1,000. Ano tolo ko? Eh kung gusto nyo palang palitan pera nyo, doon kayo sa money changer sa may kabilang kanto, wag dito. Alam nyo ma'am, i-cancel nyo lang tubig na to, tapos isoli nyo to doon para matuwa-tuwa naman ako sa inyo. Next! Wag na wag nyo gagawin yan. Pag ganyan kayo sumagot sa customer nyo, naku, matatanggal talaga ako sinasabi ko sa inyo. Ito talaga, yung totoong nangyari. Wala po ba kayong smaller bill, ma'am? 11 pesos lang po kasi yung tubig nyo eh. Wala nga, yan lang. Di ba 7-Eleven kayo? Eh di mag-produce kayo. Ate, may barya ka ba dyan? Gaga, wala rin yung barya dito. Pwede pakibilisan? Naghihintay na yung taxi ko sa labas eh, bago ng service nyo dito. At dahil wala na akong choice, eh binigay ko na lang talaga yung tigpipiso namin. Ah ma'am, ito lang talaga masusukli ko sa inyo ah. Pasensya na po talaga. Pakibilang na lang po isa-isa bago kayo umalis para sure. Marami din ako natutunan nung nagtrabaho ako sa 7-Eleven. Nalaman ko na may dalawang klase pala ng sigarilyo, soft pack at flip top. Ako kasi yung tipo ng tao na hindi naninigarilyo. Makaamoy lang ako ng yosi eh parang inuubo na ako ng todo. Nalaman ko rin bakit may mga flavor ang condom. Alam niyo ba kung bakit? Secret!
Sa 7-Eleven, meron din gumagalang mga shoplifter. Yun yung mga akala mo bibili, e mandidekwat lang pala. Ang gagaling, di ba? Hashtag wag tularan. At dahil 24 hours ang 7-Eleven, may pagkakataon na nilalagay ako sa panggabi. Hirap labanan ang anto kung talagang antukin ka. Isang araw, may nangyaring nakawan sa branch namin. Pero hindi ito nangyari sa 7-Eleven Alimol branch, ha? Open kasi sa amin. Panggabi ako noon, mga alas 3 na madaling araw. Day off ang security guard namin that time at kami lang dalawa ni senior cashier ang naka-duty. May dalawang binatilyo na pumasok at dumiretso sa may freezer ng ice cream. Tinawag ng isang binatilyo yung kasamahan ko para magpa-assist. So that time, ako na lang talaga naiwan mag-isa sa cashier. Maya-maya, lumapit yung isang binatilyo na may dala-dala ng dalawang ice cream. Kuya, 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 magkano ang ice cream? 235 po, sir. Yung double dutch na ice cream nyo? Magkano yun? So habang nag-check price ako, eh narinig ko na may sumisigaw doon sa bandang dulo. Kuya, ako pakinggan mo. Customer ako. Magkano to? Nakatch na yung attention ko doon sa lalaki na sumisigaw na parang pinapagalitan yung kasamaan ko. Kaya hindi ko na napapansin yung mga pagtatanong ng nasa harap ko. Kuya, ako pakinggan mo. Magkano to? That time, hindi ko pa naman na-realize na yun talaga ang plano nila. Ang lituhin kami. Magkano to? Ah, sir, 50 pesos po. Magkano to? Ah, 35 po. Magkano to? Ah, 40. Kung ano-ano ng item ang pinapa-check price ng customer na yon. Kaya parang kinakabahan na ako. So ang ending, hindi na raw bibili ng customer na yon yung dalawang ice cream. Nagulat na lang kami nung biglang tumakbo na papalabas yung binatilyo. At sumunod na rin tumakbo papalabas yung kasama niya. Dahil siguro sa takot, eh wala na rin kami nagawa ng kasamaan ko. Pasalamat na lang kami at ice cream lang ang nakuha sa amin. Dahil kung hinold up nila kami that time, at meron silang dalang baril, eh hindi namin alam ang susunod na mangyayari. A few moments later. Ay salamat, nakapag-out na rin. Teka, may tinago ako dito kagabi. Buti na lang, nandito pa. Huh? Ano to? Asan na yung nandito? Hala. Huwag tayong malamang o maloko sa kapwa natin. Kung alam nating mali, eh wag na nating gagawin. Dahil sa bandang huli, tayo lang ang mapapahamak. Lumaban tayo ng patas. Dahil naniniwala ako na masarap makuha ang isang bagay kapag pinaghihirapan. Sa mundong puno ng kaguluhan, piliin natin ng gumawa ng kabutihan sa kapwa. Ang buhay parang 7-Eleven. Iba-ibang tao nakakasalamuhan natin araw-araw. Merong magpapasaya sa atin at meron ding susubok sa pasensya natin. Gaya ng 7-Eleven, people come and go sa life natin. Pasalamatan natin ang mga taong piniling magstay sa atin. Thank you. Sa lahat ng nagtatrabaho sa 7-Eleven, saludo po ako sa kasipagan niyo at mabuhay po kayo. Thank you nga pala sa lahat ng mga Pinoy animators na nakasama ko sa episode na to. Kay Tuni Rex, kay Demart, kay Missy, at kay Skips aka Zam. Maraming maraming salamat. With special appearance of Hunyo, Yandria Kate, and Amsimation. Check their links on the description box below para masuportahan nyo rin sila. Thank you din pala sa best friend ko na si Japet Moral na pumayag na sumama sa animation ko. Thank you para. At pati na rin kay Idol Kiel Puhante na isang napangagaling na traditional artist. Thank you pala sa pagsama, Idol, ha. Sa kabilated happy birthday pala. Ilalagay ko rin yung link ng Facebook page ng Idol Kiel para ma-check nyo yung mga artworks niya. Maraming maraming salamat.